President of the Republic of the Philippines. Former presidents who are with us here today, President Joseph Ejercito Estrada and President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Keith Escudero, and the honorable members of the Senate, House Speaker Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and the honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Bersamin, and the members of the Cabinet, of course, the First Lady Luisa Marcos, other distinguished guests, mga minamahal kong kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, pwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nandidikta ng presyo. Punso nito halimbawa ng gyera, problema sa supply at pwersa ng kalikasan tulad ng El Nino na naranasan din sa ibang bansa. Subalit, hindi na ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayang nabibigay sa presyo ng bigas. Kung mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Sa kabila ng mga hamon ng ating kinakaharap, nasaksihan natin ang pinakamataas na ani ng palay sa bansa nitong nakalipas na taon. Pumalo ito sa lagpas dalawampung milyong tonelada, ang pinakamataas na ani mula noong 1987. Gayunpaman, ang ani na ito ay katumbas lamang ng 13 milyong tonelada ng bigas. Kulang pa rin ito para sa ating pangangailangan na 16 na milyong tonelada ng bigas, kung kaya't napipilitan tayong mag-angkat. Ngunit, lokal na produksyon pa rin ang ating mas bibigyan ng halaga. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbenta upang maiwasan din ang pagkasira ng mga produkto. Itong nakalipas na taon, higit 100 milyong kilo ng mga sari-saring binhi, suwi at mataba nang ipinamahagi sa mga magsasaka. Namigay rin ang pamahalaan ng mahigit 300,000 upang ito ay maparami. Para naman sa mga mangingisda, mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang napamahagi. Nakakatulong din ang mga ginawa at inayos ng mga fish port at cold storage upang masuportahan ang kanilang industriya. Bukod pa sa mga ito, naroon din ang mga teknikal at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at pagkukunan ng sapat na puhunan. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever, pagpapalakas sa mga alagang hayop
at nagbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkalugi. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Because of compelling emergency reasons, legal price manipulations by hoarders and smuggling, we were constrained to temporarily implement mandated price ceilings on rice. We also extended the reduced tariff rates to facilitate the importation of rice, corn, and pork until the end of this year. Tinitiyak ko sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na ang mga ito ay pawang pangdipitang solusyon lamang. Sa reformang sakangan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 130,000 titulo na ang ating naigawad sa mga benepisyaryo. Tuloy-tuloy din at pinabibilis pa natin ang pagkakahati-hati ng Collective Certificate of Land Ownership Award o yung CROWA para sa mga individual na benepisyaryo nito. Pinamamahagi na rin ang mga Certificate of Condonation kaugnay ng pagpapawalang bisa sa mahigit 57 bilyong piso utang na may 600,000 benepisyaryo. Bukod pa rito, na-resolve na rin ang mahigit 70,000 mga kaso patungkol sa reformang agraryo. Kasama rito, ang mahigit 2,000 kasong matagal nang nakabinbin bago pa man pumasok ang administrasyon. Through modernized customs procedures and heightened enforcement efforts, more than 2.7 billion pesos worth of smuggled agri-fisheries products have been seized, preventing them from entering the market and negatively influencing prices. Bilang leksyon, ang mga nasabat na kargamento ng bigas ay agad nating ipinapamahagi sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganon din ang sasapitin ng lahat ng mga ipupuslit ng mga bigas. Ang ibang mga produkto naman ay ating sisirain o susunugin bukod pa sa pagkakakulong sa mga mahuhuling mga salary. Soon, we will be implementing the pre-border technical verification and cross-border electronic invoicing of import commodities. This will send a strong message that we mean serious business. To reduce unnecessary business costs, local government units no longer collect fees and charges for motorists transporting goods and merchandise while passing through national roads. On the same principle, LGUs have been strongly urged to refrain from collecting fees of local roads. Nagsilbing kaagapay ng taong bayan ang kadiwa sa panahon na mataas ang presyo ng pagkain. Dahil naging epektibo ito, ang mga kadiwa centers ay magpapatuloy pa. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, dinagdagan pa natin ang mga kadiwa sa iba't ibang panig ng bansa. Higit sa lahat, layunin nating gawin permanente rin at mas madalas pa ang pag-araos ng mga kadiwa. Matapos ngayong taon, ang 1,200 kilometro ng mga farm market roads sa buong bansa. Mahigit 1,300 makinarya ang may papamahagi at pasilidad na magagawa ngayong taon. Patuloy tayo na bubukas at nagkukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas. Ngayong taon, bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 hektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin ulit ang irigasyon sa halos 30,000 hektarya ng lupain sa buong bansa. Isa sa mga natatapos sa proyekto ay ang Stage 2 na Malitubo Barinagaw Irrigation Project. Halos 10,000 hektarya ng lupain sa Norte Cotabato at sa Maguindanao del Sur ang masiservisyohan ng irrigasyon na ito.
kinang sa mga ginagawa nating irigasyon ngayon ay solar. Ibig sabihin, pinapatakbo ang mga ito ng haring araw, hindi na uubos at hindi na kailangan na paggamit ng tubig. Isang halimbawa ay ang kakabukas lamang na Kabaruan Solar Power Pump Irrigation Project sa Pino, Isabela. Samantala, the Alaul River Multipurpose Project sa Iloilo, halos 32,000 hektarya ng lupain ang mabibigyan ng patubig. Patutunayan ng proyekto sa Alaul River pinatalawid na potensyal ng irrigasyon. Hindi na lamang patubig sa sakaan ang tayo ng ituloy. Ito na rin ay magagamit sa pagkontrol ng baha, paglikha ng kuryente at pati na rin para sa turismo. Moving forward, irrigation dams will supplement all our other bulk water products to ensure water security for our people, especially in the underserved areas. Hindi ang naging epekto ng dumaang El Niño, lalo na sa mga sakaan. Sa tiyahong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng panibigay ng crop insurance. Ang pananim sa dalawang taon, higit sa maling piso hanggang na ang nagbayad pinsala para sa mga apektado magsasaka at mangingisa. Ngunit, mayroon na rin na nakailansad ng maaga ang mga modernong pataan ng pananim tulad ng low water use farming technology. Sa atin ang simulaan na proyektong lawa at binig, sinasagawa na ang mga modernong imbahan ng tubig upang lalong maging handa at protektado ang ating mga magsasaka sa banta ng tagpilo. As we can see, weather events are, as has been predicted, more extreme. Such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves, or vice versa. Our country's geographic location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. To this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund. Philippines has also been selected as host country to that fund. This will require an enabling law from Congress to confer the legal personality and capacity to the board. This welcome development shall complement all our other climate adaptation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate-related initiatives and ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at aking handa sa nakakapinsala ng nasakuna. Nungunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging mulat at listo sa anong oras. Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura ng magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which will serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang gupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating pinabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang flood risk management project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangatagalang proteksyon sa mahigit 600 hektarya ng lupa at 60,000 ating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa pampay na masisilbing karagdagang lunas sa mga pagbaba. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa Bagong Pilipinas kung saan
ang pinakilos sa atin ang ating mga barangay upang maglinis sa kanilang komunidad. Sa limang buwan lamang, may 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating tanan. Bilang halimbawa rin dito sa Maynila, nagsimula na ang malawakang pagtutulungan upang biglang pwede ang ilong pasin. As we enter the midterm, our infrastructure development remains sustained, strategic, and on schedule. Aside from agriculture, disaster risk, our other vital sectors and pillars such as education, health, energy, low-cost housing, transport, information technology, they also benefit from our aggressive infrastructure development as befitting our upper middle-income economic target. With the results that we have seen 2 years into this administration, we can claim that despite challenges, we are steadily progressing towards our targets in the medium term. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 million unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Nasasarap ito sa marami nating mga paaralan at ang malayo at liblib ng mako. Patuloy pa ang ating pinapalalim ng mga libreng Wi-Fi buong bansa. As part of our nationwide internet infrastructure development, phase 1 of the national fiber backbone has been completed and operationalized. Phase 2 and 3 have already begun early this year and shall be completed by 2026. This fiber backbone will give us sufficient capacity in terms of bandwidth. As of 2022, only 77% or 20.6 million households were connected to the internet. This is much too low. Together with our private sector partners, we will efficiently harness the concept of common towers to provide connectivity to Filipinos who are at the far end of the last mile. Expect full government support to ensure the successful completion of this critical project, including policy reforms and streamlined processes. Bigger and faster IT infrastructures require stronger and more impervious cyber defense. Our recently launched National Cybersecurity Plan lays down the blueprint for us to safeguard our systems against cyber attacks. With this said, I have directed the agencies concerned to ensure that the speed and quality of our IT development always mirrors the pace and trajectory of our economic aspirations. As energy projects get completed and new investments pour into this sector, we expect our nation's power supply to increase at a steady pace to meet our growing demand in the next few years. Nonetheless, we are continuously diagnosing and urgently addressing power shortages, as well as the systemic causes of blackouts in unserved and underserved areas. Binimedyuhan natin ang pangangailangan ng mga lugar na wala pa kuryente at malas pa brownout sa pamamagitan ng microgrid at off-grid systems at mga missionary small power utilities na sinusuportahan pa rin ang solar. Running through Bataan, Pampanga, and Bulacan, the newly inaugurated Maribel Hermosa San Jose transmission line will further strengthen the reliability of the Luzon power grid. In the Visayas, all stages of the Cebu Negros Panay Backbone project have likewise been completed. This project shall serve to stabilize the power situation in western central Visayas and avert recurrences of power outages experienced in the past. Dahil sa proyektong ito, naiwasan ang blackout sa Panay Island noong Abril hanggang Hunyo sa kabila ng yellow at red alert sa region.
And just last week, the Manu-Torreña line of the Cebu Bohol Interconnection Project was energized, enabling the transfer of power between Cebu and Bohol. With these systems currently operating at capacity, these major power lines shall contribute to the efficient power exchanges not only between Luzon and Visayas, but also involving Mindanao. Energy sharing and transfers between, among, and within the three island groups have now been made possible with the energization last January of the Mindanao-Visayas interconnection. The energization of the Mindanao-Visayas interconnection is a defining moment, not only for the power sector, but for the entire country. Finally, we have connected the power grids of all major island groups. The unified Philippine grid is a fulfillment of this dream, whose seeds were planted in the 80s from a vision bolstered by R&D, which we accomplished by applying typical Filipino persistence and dedication. But in not in that, ang preso ng kuryente dito sa ating bansa ay maas. Kaya patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ang presyo ng kalamig. Sa kabilang banda, tinitiyak din natin makatarungan ang paniningil sa mga consumer. Ilang sa mga hakbang na pinatupad ng pamahalan ay, una, ang mas maayos at patas na lifeline rate program para sa mga nagtatap, lalo na sa mga beneficiary ng 4Ps. Pangalawa, ang naging pangisamantalang pagsuspindi ng seatbelt tariff sa ating electric bill. Pangatlo, ang anti-bill shock program. At pangapat, ang naging pagsuspindi ng wholesale electricity spot market noong panahon na nag-red alert sa Luzon at Visayas grid. At ang panghuli, mga refund at pagpapatanggal ng mga sobrang singil sa consumer tulad ng franchise fee. Binabalikan at binubusisi natin muli ang ipila upang malaman kung ang mga ito sa ating kasalukuyang sitwasyon o napapanahon na na ito ay amyendahan. Hinihiling ko sa Kongreso na patulungan na natin ito alang-alang sa kapanan ng mga Pilipino sa taas ng presyo ng kuryente sa bansa. Hirapan din lamang ang mga negosyante kung hindi lalo na ang taong bayan. As of May this year, 12,000 kilometers worth of roads and more than 1,200 bridges have been built and upgraded across the country. Of note, we have provided the budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Moreover, significant segments of major expressways which are part of the Luzon Spine Expressway Network have now been opened to the public. The Silex NLEX Network and the Paridel Bypass will be fully completed by the end of this year. Talax and the C5 South Link will be fully operational by next year. Dahil sa mga mahalagang daan na ito, ang Norte, Gitnang Luzon, Maynila, at Imugan Luzon ay lalo pa ngayon magiging mas pagkakalo sa isa't isa. Under our Inter-Island Linkage Bridge Program, we expect two major bridges to be opened to motorists this year. One is the Panguil Bay Bridge, touted as the longest water-spanning bridge in northern Mindanao. This bridge will connect Lanao del Norte to Misamis Occidental. The other is the Gicam Bridge in Sambungan, Sibugan, which will connect the Olutanga Island to the mainland of Mindanao.
In addition, travel to and from Clark Airport is now much faster and more convenient. With the inauguration of the 20-kilometer airport, New Clark City Access Road in Pampanga. We are also in the midst of a railway renaissance. The Metro Manila Subway Project has made significant accomplishments in its tunneling works. Sa punto ito, katumbas na ng 3 hanggang 6 na palapag ang lalim na nahukay at tuloy-tuloy na umuusad sa susunod na istasyon. Other railway projects such as the MRT-7 and the North-South Commuter Railway are likewise progressing. We will make sure that the right-of-way issues are resolved in the most equitable, efficient, and expeditious manner so that these will not get in the way of our infrastructure development. Bilang bahagi ng LRT-1 Cavite Extension, ang ruta ng LRT Line 1 sa Metro Manila ay madadaga mula sa Baclaran hanggang Sucat. Bubuksan ito sa publiko sa loob ng taon. At sa ilang taon, aabot na ang linya na ito hanggang Bacoor. Nagdagdag din tayo ng 76 bago at modernong mga trains sa LRT1 upang mas dumami, bumilis at maging mas komportable ang biyahe ng mga pasahero. Kamakailan lamang, nagsan naman natin muli sa publiko ang PNR Bicol Line na may habang 100 kilometro mula Naga hanggang sa Legazpi. Gayun din, patuloy ang pagpaganda ng ating mga paliparan at ang ating mga daunan para sa ikaginhawa ng ating mga manlalakbay. Muna nito ang paliparan ng Manila. Sa pangangasiwa ng pribadong sektor, inaasahang gaganda ang itsura at servisyo ito sa mga susunod na taon. Soon, it will be capable of accommodating 48 flights per hour, servicing our ever-increasing local and international flight routes, and catering to more than 62 million passengers every year. More than 70 airports and seaport development projects across the country have now been completed, and another 350 ongoing projects are set to be completed by the year 2028. Notably, the capacities of the passenger terminal buildings at General Santos Airport and the Bicol International Airport have been expanded by 300% and 500%, now catering to 2,000 and 1,600 passengers respectively. Meanwhile, the Batangas Port PTB, the popular marine gateway to Mindanao, the visitors and to Mindanao, can now accommodate 8,000 travelers at any given time. Thanks to Congress, the public-private partnership as a crucial funding mechanism for big-ticket projects is now institutionalized by the force of law. PPP is seen to facilitate strategic investments and the timely development of projects under our Build Better More program, especially since around 1/4 of our flagship projects have been envisioned to be funded through this modality. As a perfect example, the NAIA PPP will go down in our history, not only as among the largest and fastest approved PPPs, but one that has set the bar in terms of openness, transparency, and competitiveness of the process. Through this partnership, a foremost aerial gateway is now primed for revitalization. Once considered as among the worst and most stressful airports in the world, it will soon be a world-class international airport that we can all be proud of. But even before that, the UPPGH Cancer Center is the first PPP to be approved in this administration. Together with the Philippine Cancer Center of the DOH, which broke ground last March, these two specialty hospitals will soon join our nation's fight against cancer. These centers will be a godsend to the more than 400,000 Filipinos who are afflicted with this deadly disease. Habang ang mga modernong ospital na ito ay ginagawa pa, patuloy tayo sa pag-
kalidad ng ating mga ospital at mga special center. Binuksan na natin sa publiko ang mahigit 20 bagong urgent care and ambulatory service o mga bukas centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Intended to decongest public hospitals, these centers shall provide competent ambulatory care, most especially to the poor and the disadvantaged, for health conditions that do not require hospital admission. Katulong din natin ang lokal na pamahalaan sa mga tinatayo natin mga tawag na super health centers. Sa tulong ng mga LGU, malalagyan natin ng sapat ng mga doktor at nurse sa mga ito at madadagdagan pa natin sa masusunod na taon.